video natin ngayon ay tungkol sa paano ba mag-move on sa pagkamatay ng pusa mo or ng alaga mo. So, bago ko mag-start ay pa-subscribe muna at pa-like at pwede kayong mag-share ng inyong mga experience kung mayroon man ganitong experience na naranasan nyo sa inyong mga alagang pusa. Masakit mawalan ng alaga o ng minamahal natin sa buhay. Tao man yan o hayop. Mahirap, masakit, pero kailangan nating harapin at pagdaanan. Sa videong ito ay isishare ko sa inyo mga kamyawmi, kamyawdi, ang mga paraan kung paano natin malalagpasan ang ating pagluluksa. So, umpisahan na natin at ito ay base sa aking nabasa at ang iba po ay base sa aking karanasan kung paano ba yung dapat gawin para malagpasan itong pagsubok na ito sa ating pagkawala ng ating mga alagang hayop. So, meron tayo ditong 5 stages of grief. 5 daw yun na pagdadaanan mo. Una ay ang denial. Pangalawa ay anger. Pangatlo ay bargaining. Pang-4 ay depression. At ang pang-5 ay ang acceptance. So, iyan po yung 5 stages na tingin ko ay kailangan talagang pagdaanan ng bawat isang miyaw din na nakaranas ng mawalan ng alagang pusa, aso o anumang alaga natin. I-breakdown na natin kung ano-ano ang ibig sabihin nito. At ang una ay ang denial. So, sa denial, yon typically, yan talaga yung unang stage na pagdadaanan natin. Kasi sa stage na to ay dito mo talaga i-deny na hindi mo pa matanggap na nawalan ka ng alagang pusa or aso na parang hindi pa nagsisink in sa'yo na wala na sila, na hindi na sila babalik, at pinipilit mo siyang isipin na ganun, which is normal lang itong pakiramdam na ito dahil nga tayo ay tao at may damdamin at nawala ng minamahal. So, pangalawa naman na stage ay ang anger. Sa stage na to ay lagi mo mararamdaman yung galit, tapos nagigilty ka, tapos galit ka sa sarili mo, tapos galit ka sa ibang tao, at yung pakiramdam mo na yan, minsan ay hindi mo na alam kung tama ba mag-react ka ng ganyan, pwedeng magwala ka, pwedeng sisihin mo ng sobrang sarili mo, at higit sa lahat ay valid naman yung feeling na yan dahil nga iniisip mo na ngayon lahat yung mga nangyari, ikinagagalit mo kung ano nga ba yung pagkukulang mo, magagalit ka kasi nawalan ka ng minamahal. So, yun, yun ay isang part at kasama sa proseso ng grief. So, at dahil nga ikaw ay galit, ang dami mo pwedeng sisihin dyan, mga taong involved, una sarili mo, o kung nagpa-bet ka, pwedeng sisihin mo yung bet, or yung gamot na ginawa mo, o yung first aid na ginawa mo, or depende dun sa pangyayari na ikinamatay yung iyong pagsisisi. Pero hindi to nakakatulong para ikaw ay makamove on kung mag-stay kang galit na lang. So,
Wala naman siyang time limit yung ating pagluluksa or grieving. Pero hindi magiging maganda kung patatagalin natin ito na ganito ang pakiramdam. At ito naman, yung pangatlo ay ang bargaining. So, ito sa bargaining ay makikita mo na lang yung sarili mo na nag-iisip ka na siguro ganito, kung ganito yung ginawa ko, baka hindi nangyari sa pusa ko yon. Siguro kung nandyan lang yung ganito, siguro kung maraming siguro or what if or if only, like marami kang sentimiento na pwedeng isipin dyan na parang yun, kung hindi ganun, eh sana hindi pa namatay yung pusa nyo o yung aso nyo. Yun, yung isa, yun ang isa sa part din. At ang isa pa rin na part ng ating pag-grief ay ang isa sa pinakamahirap pero kailangan natin malagpasan. Ito ay ang depression. Depression from loss of your cat is almost everyone experience ng ganito. Dahil nga iiyak ka, matutulog ka, tulog ka ng tulog, tapos ayaw mo na lang kumilos, wala kang gustong gawin, tapos sobrang lungkot mo, ayaw mong kumain, at sa sobrang lungkot mo nga, parang basta gusto mo na lang umiyak, para kang walang gana sa lahat dahil sobra kang nasaktan sa mga nangyari. Pero in honor of these emotions, nire-remind pa rin natin ang ating sarili dapat na slowly, not easy, pero mamamanage din natin ito at malalagpasan natin ito at hindi tayo magiging depressed forever na lang. So, kailangan talagang pagdaanan yung depression na yan. So, ako sa experience ko kasi, matagal ko bago unti-unti, isang linggo akong nakahiga, hindi makapagtrabaho, walang ganang kumain, namayat ako. Ganun pala talaga yung pakiramdam kapag nawawalan ka ng alaga. Parang sa tao din, sobrang sakit. At pagdadaanan mo matinding depression, malalagpasan yan sa tulong ng mga bagay na paraan na makakapagpaalis ng depression. So, ito yung isa at panghuli para sa aking sinishare sa inyo ay ang acceptance. Sa acceptance po, mga kamyaw di kamyami, napakahirap din. It may take some time. Pero yung acceptance is a must for anyone na nawala ng minamahal sa buhay. Sana all. Kung yung pusa natin ay namatay, ang hirap talagang mag-adjust dahil kasama natin sila mula pag baby at mula ay pinanganak, kasama natin araw-araw at tinuring nating family. So, sobrang hirap matanggap. Namimiss natin sila. Tinahanap-hanap natin sila. Andyan yung natatawag pa natin yung mga pangalan nila. Andyan yung minsan parang gumagalaw sa paligid natin. At andyan yung minsan na pagkakamalan natin yung pusa sa labas na yun ay sila. Marami. Hindi. Tapos pagpapakainin na, hinahanap mo. Yung ginagawa nyo araw-araw nung siya ay nandyan pa at nabubuhay pa ay nagagawa mo pa din dahil inisip mo nga nandyan pa siya. So, acceptance. Napakahirap talaga. Pero once na na-accept mo, slowly talaga ay magiging madali na rin para sa'yo ang kumilos ng wala sila. So, yung iba, mga... And also, kung meron ka pa naman ibang pusa, ay pwede nating i-divert yung attention natin sa kanila. Kasi andyan pa naman sila. Besides, ang pusa ko po ay tatlo. So, meron pang dalawa. So,
pwede natin doong i-focus naman ang atensyon. Kasi hindi pa naman na end of the world. Yun. O, maging close tayo sa iba pa nating pusa. Though favorite ko po talaga yung pusa na namatay. So, pwede rin tayo mag-gawa nga ng, guys, sinasabi ko, shadow box para maalala natin sila. Hindi nga lang ako nakakuha ng balahibo niya kasi hindi ko po talaga alam ang gagawin ko nung mga time na yon nung bago siya ilibing. Late na, nalibing na siya. Yun, pero I have a plan na magpa-print ng pictures nila. Yun. And of course, lagi nating isipin na yung mga bagay na masaya tayo nung buhay pa siya, panoorin natin mga videong okay pa siya, nakakaiyak. Opo, sa experience ko, naiyak ako kapag pinapanood ko hanggang ngayon. Bali, ako po, isang taon, hanggang ngayon, isang taon nung January, bago ako, hindi totally nakamove on hanggang ngayon pag nakukwento ko siya sa mga taong mahilig din sa pusa, ay nakakatulong po yun. Nakakagaan. Yun, huwag tayong mag-share sa mga hindi cat lover, pet lover, kasi makakarinig lang tayo ng hindi magagandang salita. So, yun, maraming pwedeng gawin at natuto akong manood sa YouTube. Kaya, napakalaking bagay po nun para sa pag-move on. Medyo mahabang proseso ito at magkakaiba po tayo ng kung paano ma-process ito. Meron tayong mga ibang paraan para ma-cope up natin itong loss ng ating mga alaga. Yung iba, ang ginagawa ay gusto nila mapag-isa lang. Yung iba naman, gusto nila ay umuha ng panibagong alagang pusa as soon as possible. At yung iba naman ay pinapaligiran yung sarili nila ng mga taong mahilig din sa alagang hayop. At yung iba naman ay gagawa ng scrapbook at maraming paraan na mas makakatulong sa atin, basta lagi lang tandaan na huwag pa rin nating pabayaan ang sarili natin, magdasal tayo at kaya sinabi ko kanina ay mahalin natin kung sino pa yun nandyan. At malalagpasan din ang pagsubok na ito. At ano man yung experience ninyo ay pwede nyong i-share dyan sa comment box. At babasahin ko naman po yan. At lesson lang po ay lalo natin silang mahalin para hindi sila magkasakit or ano man ang masamang mangyari. Until next time. July. Mga kamyaw mi, kamyaw di at kapamilya. Paalam, Abu. I love you. Love, love ni Mami.